Napakadali lang niyang intindihin. Sa Yamaha, Honda, sa ating crankcase. Ang ganyan, hilahin niyo lang. Moto Gallery Vlog. Okay mga boss, mga pap, welcome back sa ating YouTube channel, Moto Gallery Vlog. Ako na naman ulit ang inyong lingkod mga boss, Huawei Uno. So nakita nyo naman yung title ng ating video mga boss, mga pap. Kakabit tayo ng UMA Bypass dito sa aking Raider 150 Fi. So ito yung ating UMA Bypass. Meron din tayo dito ang Breeder Hose. Itong dalawang to, nabili natin to sa Shopee ng 850. So dalawa na siya mga boss, mga pap, kasama na yung shipping fee. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description kung gusto nyo mag-avail ng ganito at kung saan store ko siya nabili. Itong UMA Bypass na to mga boss, dalawang klase to. Meron siyang ayan, nakalagay dito. Ayan, kita ba siya? Merong 45 degree saka 90 degree. Yung 45 degree hindi siya masyadong nakabend ng ganito. Yung pagkakabend niya mga boss, pag ganun siya, pag ganyan tapos pag ganun. Okay, ito 95 degree, pag ganun yung style niya. So, bali itong nabili natin, pang Suzuki siya mga boss, plug and play na to sa Raider 150 Fi. Ano ba yung purpose ng ano ng UMA Bypass? Sa mga magtatanong, ano ba sir yung purpose ng UMA Bypass, para saan po ba yan? Ang purpose na itong UMA Bypass, ayan, nakalagay naman dito mga boss, release crankcase pressure. Nire-release niya yung pressure ng ating makina. Yung nanggagaling dito sa ating crankcase, yung init ng oil na nilalabas niya. Kasi ito meron tong butas dito, singawan siya ng ano ng init. At kung bibili kayo ng mga ganito mga boss, may nabibiling breeder hose na may kasamang ganito, yung tig to 200. So wag kayong bibili ng mga ganun mga boss. Ilalagay ko dyan sa screen yung itsura, yung may mga iba-ibang kulay siya. Kasi yung ganun formal lang yun, wala siyang talagang butas. Nakabili na kasi ako ng ganung style dati. Wala siyang butas mga boss, no. So kumbaga parang design lang talaga siya. Hindi katulad nitong UMA Bypass, talagang mayroon siyang purpose. Bukod sa dagdag forma, siyempre yun na yung advantage niya, dagdag forma, meron din siyang tulong sa engine natin, sa makina. Pinabawasan niya yung pressure na naiipon sa loob ng crankcase natin. Imaginin niyo na lang, nagpapakulo kayo ng tubig sa kaldero. 'Di ba kapag kumukulo na siya, tapos nakatakip kulob, sobrang init, yung pressure niya halos chumisirit na doon sa mga butas. So kulob na kulob kasi yung init ng ano ng kaldero, kumukulo yung tubig. Pag binuksan mo siya, doon lumalabas yung pressure, 'di ba, yung init niya. So ganun din to, tinutulungan ng ating makina dito sa ating crankcase na bawasan yung init, yung pressure na naiipon sa loob ng ating engine. So yun ang purpose niya mga boss, mga papa. Moto Gallery Vlog. Papakita ko sa inyo yung itsura niya mga boss. Bali ito, plug and play na to sa Raider 150 Fi mga boss, no. So meron siya ditong kasamang manual. So ito, napakadali lang naman ito kahit hindi nyo na basahin yung inyong manual mga boss. Napakadali lang niyang intindihin. Pwede siya sa Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Pang Suzuki yung kinuha natin kasi naka Raider 150 Fi tayo. Kulay black. Tapos may iba-ibang kulay din to. Ang alam ko meron itong kulay blue, gold, saka ito black. Black yung kinuha ko. Tapos itong host naman, may ibang kulay din to. Kulay blue siya, kapula. Itim, wala eh. Walang available na itim. Ito na lang yung kinuha ko. Bali, lalagyan ko na lang siya ng string cable tube na itim para maging black siya. Para bumagay doon sa konsepto ng motor natin na gold black concept. So ito, yung style na ito mga boss, ganyan siya. So, kapag magpapalit kayo ng langis o kaya mag-change oil kayo, hindi siya mahirap tanggalin kasi ipupush nyo lang ito, yan, pipindutin nyo lang yan. Pagka-push nyo, hilain nyo lang siya, yan, tanggal na siya. Okay, para pag kinabit nyo to, o kaya nagpad kayo ng langis, hindi na kayo mahirapan. Okay, ito lang, huhugutin nyo lang, tapos ibabalik mo lang siya dito. So hindi naman siya basta-basta mapapasukan ng tubig kasi meron siyang mga o-ring dito mga boss, oh. Ayan, kung mapapansin ninyo. Tsaka shield na shield talaga siya, tsaka may butas siya talaga, ayan, oh. Dyan sumisingaw yung init pag nagre-release ng pressure yung ating UMA Bypass. So dito sa dadaan, tapos dito, palabas dito, tapos dadaan dito sa ating hose. Bago ko siya ikabit sa Raider 150 Fi ko, lalagyan ko muna to ng ano, string cable tube na itim
para maging black siya. So meron ako dito. So ito yung gagamitin natin. Lalagyan ko siya nito para maging itim siya. Buksan muna natin to. Meron siyang kasamang clamp hose. Ito yung clamp niya. Para hindi siya basta-basta nahuhugot. Ito yung ating breeder hose, mga boss. Meron siyang nakatatak na Uma Racing. Lalagyan ko muna siya ng ring cable tube para maging black siya, no? Bago natin siya ikabit. Okay mga boss, lalagay na natin yung ating string cable tube dito sa ating Uma breeder hose para maging ano siya, kulay itim. Lalagay muna natin yung ating ano, clamp hose. Gamit tayo ng long nose kasi matigas to eh. Tapos pwede na natin siyang ilagay dito sa ating Uma bypass. Yan. Clamp hose. Yan. Okay. So, okay na siya mga boss, no? So, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating crank case. So, tatanggalin ko lang yung oil cap. Yan. Matigas. Yun. Bali, itong oil cap ko, baka may mag-PM dyan o magtanong, mag-comment kung pang ano to. Pang Raider 150 to mga boss. CNC brand. Nabili ko sa Caloocan to ng 200 dati pa. So, pasok siya dito. Hindi ko lang linagay yung dipstick ba yun, yung stick dito. May tatamaan siya dito, kaya hindi ko na linagay. Kaya kung mapapansin nyo, may butas. May thread dyan dito eh. Hindi ko na linagay yung pinaka-stick. So, ito pang carb to. Raider 150 na carb. So, pasok siya dito. Moto Gallery Vlog. So, yun ang kagandahan dito sa Uma bypass na to. Pipindutin nyo lang to. Pagkapindot nyo ng ganyan yan mga boss. Yan, diba? Napindot nyo na ng ganyan. Hilahin nyo lang. Yan, tanggal na siya. Ngayari, mag-change oil kayo. Hindi kayo mahirapan. Tapos, gamit tayo ng ano dito. 19mm na socket wrench. Para mahigpitan natin siya. Bali, yung paghigpit nito, mga boss, dapat tamang-tama lang, ha. Kasi baka masobrahan sa higpit. Masira yung oil seal. Merong oil seal yan dito. May kasama ng oil seal. Ito yung ating 19mm na socket wrench. Pang higpit. So, tamang higpit lang. Yan. So, hindi na basta-basta matatanggal yan. Pwede na nating ilagay itong Uma breeder hose natin, no? So, yan. Ganyan lang kadali, mga boss. Napakadali. Tapos, pwede nyo siyang hanapan ng pwesto. So, pwede nyo siyang iganyan. O, pa ganun. So, kaya ito yung kinuha ko, yung 90 degrees na Uma bypass para mas maganda yung pwesto kasi pagka 45 degrees yung kinuha nyo, nakatungo siya dito. Ang pangit na magiging forma ng hose, pag ganun, no? Magiging pag ganun yung hose, pag ganun. Di katulad ng 90 degrees na Uma bypass, nakaganun siya. So, madali nyo nalang hanapan ng pwesto. So, padadaanin ko na lang siya dito sa ilalim. Tapos, tagos dun sa kabila. So, ganyan lang magiging pwesto niya. Lalagay ko lang siya dyan. Yan, ganyan lang siya. Tapos, dun sa kabila. Ayan siya mga boss. So, ito siya. So, ganyan lang yung style ng ano, pagkakalagay ko. Basta yung importante dyan mga boss, pag nilagay nyo to, dapat pababa ulit. No? Pag ganun siya. Pag ganun, tapos pababa dun sa kabila. Para hindi rin siya pasukan ng tubig. So, hindi naman basta-basta papasukan ng tubig yan. Kung nahabaan kayo, pwede nyo naman siyang putulan, no? Yan. So, ganyan yung setup ko. Kapag ganyan lang siya, okay na yan. Hindi naman siya sabagal. Moto Gallery Vlog. Start natin. Okay.
mararamdaman nyo mga boss, may lumalabas na hangin dito. Once na ni-start ninyo yung inyong motor, dito, yan o. Nararamdaman ko may lumalabas na hangin dito yung pressure. Moto, gallery vlog. Okay mga boss, mga paps, ayan, nakabit ko na yung aking leg shield, no? Yan. Okay na siya. So, naiayos ko na. So, ito yung style niya. Okay na okay siya, mga boss. Dito siya dumaan. Pinadaan ko dito sa ibabaw. Ito, naka-cable tie yan dito, mga boss, no? Ito siya. So, dito sumisingaw yung hangin na nanggagaling sa crankcase, mga boss, no? So, good na good. Okay na okay, mga boss. Plug and play sa Raider 150 Fi. So, malaking tulong to, mga boss. Lalo na sa mga nag-long ride, yung laging nasa ride, nata-traffic. Malaking tulong yan sa ating engine. Tinutulungan niya yung ating engine para i-release yung pressure na naiipon dito sa loob ng ating makina. Okay? So, sana nakatulong sa inyo to, mga boss, mga paps. At nagkaroon kayo ng idea. At kung nagustuhan niyo yung video na to, mga boss, huwag niyong kalimutang i-like, share yung ating mga video. At pakisubscribe niyo na din yung ating channel, Moto Gallery Vlog. Then click niyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos na ilalabas ko pa. Pati yung ating Facebook page, huwag niyong kalimutang i-like, follow and share yung mga video natin. So nag-upload din ako ng mga video doon sa ating Facebook page, maging dito sa ating YouTube channel, nag-upload tayo ng video diyan. I-tag niyo na rin sa mga kaibigan ninyo kung nagugustuhan niyo yung mga ginagawa nating video. Okay? So abangan nyo yung ating magiging giveaway. Malapit na malapit na yan, mga boss. By August, magpapag-giveaway tayo. Kung napanood nyo yung last video natin, salamat sa suporta, mga boss, mga paps. Hanggang dito na lang. At sana nakatulong yung video natin today. Okay? So peace out. Para dream to sa gada tuklasin handaan ang kahit di ka bumomba mga chicks sa yahanga sa swabe na moves with your pogi motor sobrang lit nito sa iyong halika at manood kung paano magride na meron disiplina mahaba pa ang biyahe tipirin ang gasolina maupo ka dyan sa gedi ating panoodin na Moto Gallery Vlog kung saan ikay bibilib damn.